Baradong ilong, tumutulong sipon, masakit na lalamunan. Paano nga ba malalaman kung karaniwang sipon o sinusitis na ang nararamdaman? Salamat sa pagtutok sa latest episode ng Unilabs Ask Your Doctor series kung saan sinasagot namin ang mga tanong nyo tungkol sa kalusugan. Ako po si Dr. Roland Panaligan at ngayon, aalamin natin ang kaibahan ng common cold at sinusitis. Tanong ni Lisa, Dok, bakit ba bumabara ang ilong? Ano po ang mabilis na paraan para matanggal ang bara? May tatlong common causes ang nasal congestion o pagkabara ng ilong. Ang sipon, sinusitis o allergy. Sa baradong ilong, nararanasan ang mucus buildup, sinus pain at namamagang nasal tissue. Depende sa sanhi ng baradong ilong ang iinuming gamot. Kung dahil ito sa sipon o sinusitis, pwedeng uminom ng decongestant tulad ng phenylpropanolamine hydrochloride na tumutulong sa pagluwag ng nasal sinuses para guminhawa ang paghinga. Ang ibang decongestant, sinasamahan ng chlorpheniramine maleate, isang antihistamine na tumutulong maibsan ang allergy symptoms gaya ng pagbahing at runny nose. At yung ibang decongestant may paracetamol para sa sakit ng ulo at lagnat na kadalasang sumasabay din kapag may sipon. Tanong naman ni Josh, Dok, every week na akong may sipon, ano po kaya ang dahilan nito? Sinusitis po ba ito? Himayin muna natin ang kaibahan ng sipon at sinusitis. Halos magkapareho kasi ang symptoms ng mga ito. Ang common cold ay sanhi ng virus na pumapasok sa ating mata, bibig at ilong. Sanhi naman ng sinusitis ang bacterial or viral infection. Ang mga sintomas ng sipon, kabilang na ang nasal congestion, kadalasang nababawasan pagkatapos ng 3 hanggang 5 araw. Pero sa sinusitis, nararanasan ang mga sintomas sa loob ng 2 o higit pang linggo. Kadalasan, dilaw o berde ang kulay ng nasal discharge ng sinusitis, habang klaro naman ang sa common cold. Pero pwede ring manilaw o maging berde ang mucus ng sipon, lalo na kung lumala na ito. Pero pwede ring magmula sa allergic rhinitis ang nasal congestion. Alam nyo bang mga 30% ang apektado ng allergic rhinitis sa buong mundo? Maari silang allergic sa pagkain, alikabok, kagat ng insekto, at marami pang iba. Para guminhawa ang paghinga mula sa sipon, sinusitis o allergic rhinitis, pwedeng gumamit ng nasal spray na may sodium chloride. Tumutulong itong palambutin at tunawin ang namuong mucus. At kung allergy naman ang iniinda, nariyan ang cetirizine dihydrochloride para maibsan ang symptoms gaya ng pagbahing, runny nose, makating ilong at mata, pangangati at rashes. Pwede rin subukan ng loratadine na pumipigil sa substance na nagsasanhi ng allergic symptoms. Non-drowsy ang loratadine kaya hindi ka aantukin o mahihilo pagkainom nito. Sana'y naliwanagan kayo sa mga sanhi ng baradong ilong. Magkita-kita po tayo sa susunod nating episode. I-comment lang sa baba ang mga katanungan at topics na gusto nyong talakayin natin. Maraming salamat po! Alagang yung